Yo, what's up na naman sa inyo mga MV? Ano, nandito na naman ako upang maghatid na naman sa inyo ng isa na namang makabuluhang vlog. At ang ating topic ngayon mga kaibig, gumawa ako ng price list, no? Mga presyo ng Muscovyduck. Kasi napapansin ko is magkakaiba yung presyo sa iba't ibang lugar at nais ko at layunin ko na magkaisa tayo mga kaibig, no? Sa presyo para mapaangat natin yung market ng Muscovyduck, Bibe o Pato sa Pilipinas. So, ito na yung vlog ko. Panoorin nyo hanggang dulo. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got one of... So, ayun nga mga kaibig. Kung napapansin nyo na maraming nagbibenta ng Muscovyduck online, Bibe o Pato. Ang Muscovyduck, Bibe at Pato ay isa lang na mga kaibig. Maraming nagbibenta. Nakikita ako na iba-iba yung presyo nila at doon nagsisimula yung mga ka-MV natin na nagre-reklamo bakit daw sa iba mura, bakit sa'yo mahal. Kasi nga mga ka-MV, walang unity o walang pagkakaiba sa magkakaisa sa price. Hindi maintindihan ng iba bakit sa amin ganito lang yan eh, sa amin mura lang yan eh. Ba't sa inyo mahal? Eh, parehas lang naman yan. Kasi nga, mga kaibig, kasalanan yan ng mga nagbebenta. Kasi sinanay natin ang mga nagbebenta na binabarat o mababa ang presyo ng Muscovyduck compare sa ibang klase ng duck like Peking duck. No? Yung mga, alam nyo ba na mga kaibig na yung mga Peking duck breeders and sellers, eh, may nagkakaisa sila sa price. Kung may mga lumalabag man, mga kaibig, hinahanap nila yung seller na yon. Tapos, kinakausap nila. No? Bakit? Kasi nga mga kaibig, pag may isang seller na nagbaba ng presyo, ano mangyayari sa ibang seller na pare-parehas yung presyo? No? Malulugi sila. No? Mapipintasan sila na bakit sa'yo mahal? Bakit sa'yo mahal? Okay, ano, ganito, mura lang. No? Ang gagawin ngayon ng association, may samahan sila eh. No? Sana magkaroon din tayo ng ganun in the future sa Muscovyduck kasi nakikita ko maganda rin ang future ng Muscovyduck farming sa Pilipinas, no, mga ka-MV, no? Simulan natin dito sa pagkakaisa ng price, no? Hindi ko naman lilinawin ko mga ka-MV, hindi porket naglabas ako nito is dapat ito na isundin ng lahat ng seller. Nasa sa inyo po yan. Ang sa akin lang po is suggestion lang or guide lang. Nasa sa inyo kung susundin nyo o hindi. So, ito na nga yung price list na aking ginawa. So, ayan, nakikita nyo mga ka-MV, nandiyan na sa background natin yung price. Unahin natin mga ka-MV, pagka pisa ng sisiw is 50 pesos up to 60 pesos. Pagka pisa hanggang 1 week old. Bakit 50 to 60 pesos? 50 pesos mga ka-MV kung iti-take all. Nasa inyo yan ha, kung iti-take all lahat na sisiw mo. Tapos 60 pesos kung hindi naman iti-take all. So, nasa sa'yo yung discarte niya, mga kaibig, nasa pag-uusap niyo yan. Pwede bang bumaba o tumaas pa doon yung presyo? Pwede. Nasa pag-uusap niyo yan at nasa quality ng Muscovyduck niyo yan. Nasa pag-uusap niyo na yan, personal na pag-uusap niyo na yan ng buyer at seller. No, mga kaibig, 50 to 60 pesos ang ideal na bentahan. Bakit ganun kamura? Kasi wala pa naman tayong nagagastos na mga maraming feeds dyan sa loob ng isang linggo. Medyo mahina pa kumain ng Muscovyduck. So, pagdating naman ng 2 weeks, no, 70 to 80 pesos. No, dumadagdag siya. Bakit siya dumadagdag kay MB? Kasi nagko-consume na siya ng feeds. No? Nakakainom na yan ng mga vitamins. Yun nga pala, isa pang kailangan natin malaman na pag ang bibe o hayop ay bakunado, may bakuna, maaaring mas mataas yung presyo nito kesa sa usual, no, mga kaibig, kasi may protection sila sa peste kasi ginastusan din ng seller yung bakuna na yun, no? At ayun mga kaibig, 2 weeks is 60 to 70 pesos. Tapos pagdating niya ng 3 weeks, 70 to 80 pesos, dumadagdag po yan. Tapos, pagdating niya ng 1 month old, ayan, 120 to 150 pesos na po yung price niya. Kasi mga ka-MV, yung ibang mga bibe ay pag-alagang-alaga mo ng unlimited feeding, no, o pinapakain mo na parang pang 45 days na hanggang gusto nila kumain, is 1 month pa lang is mabibigat na yan at malalaki na yan. Depende yan sa naging pag-aalaga ng seller
sa loob ng isang buwan. Kaya 120 to 150 pesos, no? Depende yan sa kayo naman pag bumibili kayo, mga kaibigan. Huwag niyo naman masyadong babaratin kung nakikita niyo naman na maganda yung quality at malaki yung Muscovyduck. So ibig sabihin, pag malaki yung Muscovyduck sa loob lang ng isang buwan, is pinakain niya ng unlimited o binigyan ng mga vitamins yan, no? Pagdating naman, mga kaibigan, sa 2 months, simple lang yung ginawa kong chart, kung nakikita nyo, 2 months and up hanggang maging breeders na tumanda na is 150 to 200 per kilo na tayo, no? Para hindi nalilito yung iba, magkano yung breeders, magkano yung dumalaga, magkano yung 3 months, 4 months, ganyan. Kung iba-ibahin pa natin yung presyo niyan, yung sa mahihirapan na tayo, bakit per kilo ang pinakamagandang naisip ko na presyo? Kasi mga ka-MB, no, hindi lugi yung seller, hindi lugi yung buyer. Bakit? Kasi mga ka-MB, nasa seller, kung gusto niya mas mabigat yung Muscovyduck niya, ibig sabihin, papakainin niya na marami, gagastos siya na marami, kaya per kilo, kunyari, parehas 3 months yan. May mga ganun, mga ka-MB, 3 months dito, saka 3 months sa kabila. Ba't mura yung kabila? Eh baka mas magaan naman yung sa kanya. Baka mas mabigat naman yung sa akin. Ibig sabihin kasi pag mas mabigat, mas malaki yung Muscovyduck mo. Mas marami akong pinakain dito. Huwag mo ikukumpara dun sa kapitbahay nyo na na mas magaan yung Muscovyduck niya. Kaya maganda per kilo. Para yung bumibili din is hindi lugi. Diba? Baka yung ibang mga Muscovyduck kasi hindi pantay-pantay ng ano yan eh. May barako, may babae, may mas mabigat yung doble bigat ng barako. Bibe. Sa babae, Bibe, baka yung ibang seller is pinapareha silang na presyo, 350 lahat yan, eh magkakaiba ng timbang yan eh, magkakaiba ng laki. Para hindi rin lugi bumibili, kailangan per kilo. Yun nga lang, mga kaibig, mag-ano kayo ng timbangan kung talagang gusto nyong pagkakitaan yung Muscovyduck. Mag-aalaw kayo ng timbangan. Kasi mga kaibig, hindi ka sa price list na to, mga kaibig, talagang may mas mura pa, no? Sabihin na natin may mga seller na nagbabagsak presyo talaga. Yun talagang nag-aalaga lang siya sa backyard niya tapos nawalan siya ng kailangan niya ng budget. So halos ipamigay niya na yung Muscovyduck niya. So yun, advice ko lang mga ka-MB, iwasan natin yung ganun underpricing. Kasi pag nag-underprice yung ibang mga seller, kawawa naman yung ibang seller na gusto kumita kahit papaano, ay hindi bibili sa kanila yung tao kasi may mga nagbebenta ng sobrang mura. Paano uunlad kabuuan ng market ng Muscovyduck? Paano ka gaganahin mag-alaga ng Muscovyduck kung hindi ka naman pala kikita rito, diba? Napakasarap alagaan ng Muscovyduck sa totoo lang compare sa iba na mga bibe o mga peking duck yan, no? Yung mga itik, mas masarap alagaan ng Muscovyduck. So, kung maganda yung market, gaganahan lahat ng mga, baka nga may mag-invest pa ng farm. May mga nakikita na rin ako ng farm na Muscovyduck, yung sobrang dami, as in thousands of Muscovyduck ang inaalagaan nila. So, nakita nila siguro may potential talaga yung Muscovyduck. So, ayan yung price list natin, mga ka-MB, no? Kung may masasabi kayo sa price list natin, pwede kayo mag-comment. Tapos, kung agree naman kayo, like nyo na lang yung video natin. Yung tapos, pakishare na rin sa ibang mga group para makita nila, mga ka-MB, ano? At ito yung explanation ko kung bakit yan ang price. O, lagi ko lang paalala, lagi nyo pong i-re-respect yung mga nagbebenta, no? Pag binibenta niya ng mahal yung Muscovyduck niya, mga kaibigan, ang overpricing, pwede niyo tanungin kung bakit mahal. Baka kasi yung Muscovyduck niya pala is imported pala, tapos may lahi palang imported, tapos yung Muscovyduck niya pala is rare yung color. Yung mga rare color is gray, brown, pure black, yan yung mga rare na color, no, mga kaibigan, pagdating sa Muscovyduck. Pure gray, tapos chocolate brown, tapos may pure black, tapos may batik-batik yan. Pwedeng mas mahal yung bentahan compared sa ibang mga common na kulay, no? At syempre, depende yan sa seller pa rin. Seller pa rin na masusunod, mga kaibigan. Pagka nataasan ka sa presyo niya, pwede ka naman magpas. Huwag na yung mag-comment ka dun sa post ng iba na tatawanan nyo, pagkakaisahan nyo, respect na lang para mas umunlad yung, di ba, nag-aalaga kami ng Muscovyduck para umunlad yung market ng Muscovyduck. So, yun lang muna kung naisip na solution is unity o pagkakaisa sa presyo ng mga Muscovyduck. So, ayun mga kaibigan,
maikli lang yung vlog natin. Sana nag-agree kayo. Kung hindi kayo nag-agree, pwede nyo po ako message. Join po kayo sa may mga Facebook group po tayo. Pwede kayo mag-join. May FB page po ako. Pwede nyo po ako i-message yan. No, mga ka-MB. So, paano nyo makikita yung link? Paano kayo makakasali? I-click nyo po dyan sa may baba ng video. May parang arrow na pababa dyan. Tapos, click mo yan. Nandun na yung description. Tapos, pa-support na rin mga ka-MB ng Shopee account natin. So, dun mag-bet. Nagsisimula pa lang ako mga ka-MB. Mag-bet na tayo nyo ng mga merchandise at mga vitamins at mga makakatulong sa atin sa pag-aalaga ng Muscovyduck. So, hanggang dito na lang muna mga ka-MB. Happy farming!